Nais mo bang pasimulan ang araw mo ng tama? Halina't makinig sa Magandang Balita. Mga piling talata at katuruan hango sa Magandang Balita Biblia na isinalaysay at isinadula upang maging gabay sa iyong paglagong espiritual. Ang mga talatang ito ay tinipon ayon sa Catholic Daily Bible Reading Guide na inilimbag ng Philippine Bible Society. Sundan araw-araw upang makatulong sa iyong pagninilay-nilay ng salita ng Diyos. Halina't sama-sama nating alamin ang Magandang Balita. Narito ang Magandang Balita ngayong araw ng Biyernes, 15 ng Hulyo. First reading, Isaiah 38:1-22. Nagkasakit si Hezekias. Nang panahong iyon, nagkasakit ng malubha si Hezekias at nasa bingit na ng kamatayan. Kaya siya'y dinalaw ni Isaias na anak ni Amos. Sinabi niya sa hari ang utos na ito ni Yahweh, ipatawag mo ang iyong sambahayan at gawin mo na ang iyong mga huling habilin, sapagkat hindi ka nagagaling, mamamatay ka na. Pagkarinig nito, humarap siya sa dingding at nanalangin, O Yahweh, alam mo kung paano ako namuhay sa iyong harapan. Naglingkod ako sa iyo ng tapat at ang ginawa ko'y pawang nakalulugod sa iyong paningin. Pagkatapos, nanangis siya ng malakas. Muling nagsalita si Yahweh kay Isaias. Ang sabi sa kanya, sabihin mo kay Hezekias ang sinasabi ni Yahweh, ang Diyos ng iyong ninunong si David. Nakita ko ang iyong pagluha at narinig ko ang iyong dalangin. Kaya dadagdagan ko pa ng 15 taon ang iyong buhay. Hindi lamang iyon. Ikaw at ang lungsod na ito'y hindi mapapahamak sapagkat ipagtatanggol ko kayo laban sa hari ng Assyria. Ito ang palatandaang ibibigay sa iyo ni Yahweh para patunayang tutuparin niya ang kanyang pangako. Ang anino sa orasan sa palasyo ni Haring Ahas ay pababalikin niya ng 10 guhit. At gayon nga ang nangyari. Ito ang awit na isinulat ni Haring Hezekias ng Huda matapos na siya'y gumaling. Minsay na sabi kong, sa katanghalian ng buhay, ako ay papanaw. Sa daigdig ng mga patay, ako masasadlak upang manatili doon sa buong panahon ng aking buhay. At nasabi ko ring, hindi ko na makikita si Yahweh at sino mang nabubuhay sa lupa. Katulad ng toldang tirahan ng pastol, inalis na sa akin ang aking tahanan. Ang abang buhay ko'y pinuputol mo tulad ng tela sa isang tahian. Ang aking akala'y wawakasan na ng Diyos ang aking buhay. Ako'y lumuluha sa buong magdamag, hindi makatulog, parang nilalansag, parang nilalamon ng leyon ang aking buong katawan. Ang aking akala'y wawakasan na ng Diyos ang aking buhay. Tumataghoy ako dahil sa hirap, parang isang kalapating nakakaawa. Ang mga mata ko ay pagod na rin dahil sa pagtitig doon sa itaas. O Panginoon, sa kahirapang ito, ako'y iyong iligtas. Ano pa ang aking masasabi? Ang may gawa nito ay ikaw. Ngunit masakit ang aking kalooban at hindi ako makatulog. O Panginoon, ang mga nilikha ay nabubuhay dahil sa iyo. Ako'y pagalingin at ang aking lakas sana'y ibalik mo. Ang hirap na ito'y aking nalalaman na tanging ako rin ang makikinabang. Iyong iniligtas
ang buhay na ito. Hindi mo hinayaang mahulog sa hukay. At pinatawad mo ako sa aking mga kasalanan. Ang patay ay hindi na makakapagpuri sa iyo o makakaasa sa iyong katapatan. Mga buhay lamang ang makakapagpuri sa iyo tulad ng ginagawa ko ngayon. At tulad din ng ama na itinuturo sa mga anak ang katapatan. Si Yahweh ang magliligtas sa akin. Kaya sa saliw ng tugtog, siya'y ating awitan. Sa banal na templo ni Yahweh, tayo ay umawit habang nabubuhay. Si Isayas ay nagpakuha ng pantapal na igos para sa bukol ni Hezekias at gumaling naman ito. At itinanong ni Hezekias, ano ang magiging palatandaan na ako'y maaari ng umakyat sa templo ni Yahweh? Psalm response, Isaiah 38:10-16. Minsay na sabi kong sa katanghalian ng buhay, ako ay papanaw. Sa daigdig ng mga patay, ako masasadlak upang manatili doon sa buong panahon ng aking buhay. At nasabi ko ring hindi ko na makikita si Yahweh at sino mang nabubuhay sa lupa. Katulad ng toldang tirahan ng pastol, inalis na sa akin ang aking tahanan. Ang abang buhay ko'y pinuputol mo tulad ng tela sa isang tahian. Ang aking akala'y wawakasan na ng Diyos ang aking buhay. Ako'y lumuluha sa buong magdamag, hindi makatulog, parang nilalansag, parang nilalamon ng leyon ang aking buong katawan. Ang aking akala'y wawakasan na ng Diyos ang aking buhay. Tumataghoy ako dahil sa hirap, parang isang kalapating nakakaawa. Ang mga mata ko ay pagod na rin dahil sa pagtitig doon sa itaas. O Panginoon, sa kahirapang ito, ako'y iyong iligtas. Ano pa ang aking masasabi? Ang may gawa nito ay ikaw. Ngunit masakit ang aking kalooban at hindi ako makatulog. O Panginoon, ang mga nilikha ay nabubuhay dahil sa iyo. Ako'y pagalingin at ang aking lakas sana'y ibalik mo. Gospel, Matthew 12:1-8. Katanungan tungkol sa araw ng pamamahinga. Isang araw ng pamamahinga, naparaan sina Jesus sa triguhan. Nagugutom ang kanyang mga alagad noon, kaya't sila'y kumuha ng mga butil ng trigo at kumain yon. Nang makita ito ng mga Pariseo, sinabi nila sa kanya, tignan mong ginagawa ng iyong mga alagad. Bawal yan kung araw ng pamamahinga. Sumagot si Jesus, hindi ba ninyo nabasa ang ginawa ni David nang magutom siya at ang kanyang mga kasama? Pumasok siya sa bahay ng Diyos, kumain ng tinapay na handog, at pinakain din niya ang kanyang mga kasama. Labag sa kautusan ang ginawa nila, sapagkat ang mga pari lamang ang may karapatang kumain yon. Hindi ba niyo nababasa sa kautusan na tuwing araw ng pamamahinga, ang mga pari ay may ginagawa sa templo na bawal gawin sa araw na yon? Gayon may hindi sila nagkakasala. Sinasabi ko sa inyo, may isang naririto na higit na dakila kaysa templo. Kung nauunawaan lamang ninyo ang kahulugan ng mga salitang ito, hindi ang inyong handog sa akin ang nais ko, kundi ang maging mahabagin kayo. Hindi sana ninyo hinatulan ang mga walang sala. Ang araw ng pamamahinga ay nasa ilalim ng kapangyarihan ng anak ng tao.
Inyong napakinggan ang salita ng Diyos hango sa Magandang Balita Biblia. Hatid sa inyo ng Philippine Bible Society at ng Catholic Media Network. Samahan kaming muli bukas para sa ating pakikinig at pagbubulay ng Biblia. Ako po si Herbert Osho Jr. Magandang araw at pagpalain tayo ng Panginoon.